May split pushan tayo. Nagamit ni Etomax yung real world para hindi mamatay yung Tori doon sa baba. Para lang maka-clear ng wave. Oo, dumi, dumi, dumi! Naku! Purify. Si Toming naman ata ang gusto. Oh! Kaya na ma-fly ni Kera na ng Mamba. Pero may gante si Brusco at si Kel na kayo na yung nag-dash. Minus one, wala ka na Toming. At si Brusco naman ata ang isusunod. Yung immortality ay hindi sapat dahil dalawa ang kill kanina kay Chakno. Binato niya yung tissue paper. Oo. Para mag-proc yung quantum charge. Kaya naabot niya ng Tyrant's Rage Flicker yung Claude. What a play by the Mamba. Ito naman! Chakno with the setup at hindi na nakagalaw si Goyong. Ganun kabilis yung nangyari para sa barangay at ngayon 4v4 na. Problema kasi yun, 4v5 kanina. Inequalize lang ni Chakno. Oh my goodness, grabe yun. Hindi ka makakatakas. Alright. Chakno. Hingang onti lang para sa dalawang kupanan na to. Hindi pa tapos. Almost 27 minutes of Chakno! Tatapusin na nila nung hindi pa tapos! Si Lanzo naman ata makakapasok muna na penalty zone. Pero babagsak pa rin siya. That's one kill for Kelra. At 3v5 scenario makikita natin dito sa loob ng base ng Minana Evos. Tatapusin na ba dito ng Omega? Malayo pa ang Lord. Si Boyet ay kailangan na mag-back. Si Toming, delikado dito pero mabaka-BMI pa pabalik. Iniin yung 5v3. Makaka-clear ba dito? Yung clock na tatapusin ata pero may BMI pa. Precious shot. Hindi tatama kay Boyet. IAR lamang at si Goyong ay papasok na rin with the last insanity pero kalimutan mo na lahat ng yon dahil Omega ang game 1 winners!